Matagal na akong nagluluto ng chicharon, 4 na dekada na po. Andito tayo ngayon guys sa Plaza ng Kamiling. Andito ako ngayon sa Municipality Government of Kamiling Tarlac. Ito yung St. Michael Arcangel Parish. Ito na Tarlaceños, ang bagong tayong St. Michael the Arcangel Parish Church. Sir, good morning po. Saan po ano yung bahay ni Maria Clara dito sa Kamiling? Alam niyo ba sir kung saan yung ano bahay ni Maria Clara dito sa Kamiling? Ito ang ancestral house ni Leonor Rivera o kilala bilang Maria Clara. Good morning Tarlaceños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, napaka-importante nung pinaka-vlog natin no? O yung ipi-future natin dito sa bayan ng Kamiling Tarlac. So ito yung paggawa ng chicharong Kamiling na talaga ng mga napakabenta dito sa Kamiling Tarlac. And syempre yung mga karatig probinsya natin, marami rin nag-order dito. And then sikat na sikat si Nanay Elizabeth pagdating sa paggawa ng chicharong Kamiling. Sinasalag na ni Nanay Elizabeth itong mga chicharong Kamiling. Balik ginawa niya ni sa gabi, binababad na siya, nilalagyan na siyang pampalasa. Kaya kapag naluto na, natikman mo talaga eh, malalasahan mo kung gaano kasarap yung chicharong Kamiling. Ilang minuto po yan sa salang? Wala pang 30 minutes. Yung makikita niyo yung tatlong malalaking kawa or yung tinatawag nilang talyasi. Dito na rin guys niluluto itong mga chicharong Kamiling. Gabi pa lang is tinitimplahan na itong mga chicharong Kamiling. Pagdating ng 3 AM, nag-start na silang magluto para pag naluto is dadalin na sa mismong palengke. Mamaya pupunta tayo sa palengke para tignan natin yung mga ibang nagtitinda ng chicharong Kamiling. Siyempre, papasyalan natin yung pwesto ni Nanay Elizabeth. Ako si Mrs. Elizabeth Arosena, nagluluto ng chicharong Kamiling at nagtitinda sa palengke. Elizabeth chicharong Kamiling ang nakalagay at lasa chicharong Kamiling. Itong pagluluto ng chicharong naman ako pa sa lola ko tapos sa mga magulang ko. Kali third generation na po kami. Matagal na akong nagluluto ng chicharong, 4 na dekada na po. Hanggang ngayon, patuloy pa rin po ang aming pagluluto at pagtitinda kasi ito po yung family business po namin. Kung gusto nyong bumili po, punta lang po kayo sa Kamiling Public Market. Hanapin nyo lang po ako doon. Pwede rin po yung online, yung padala ng LBC po. Basta mag-text lang po kayo. Hindi naman tayo papayag na hindi matikman itong chicharon Kamiling ni Nanay Lasa dito sa may Kamiling Tarlac. Kung makikita nyo, ito na yung pinakalaman niya sa kabilang side. So dito, ito yung pinakabalat. So yung parte ng chicharon Kamiling na ginagawa nila is belly part. So ito, paparinig ko sa inyo guys kung gaano ba
ka-crunchy itong chicharong kamiling. Yan. Ayan siya. Kuha tayo ng konting laman. Yun. So ito, may dala tayong suka para tikman itong pinagmamalaki nilang chicharong kamiling dito sa bayan ng Kamiling Tarlac. Napakalutong tapos napakasarap. Actually, kahit wala siyang suka guys, malinamnam yung pinakalasa niya kasi meron silang nilalagay na pampalasa dito sa chicharong kamiling. Masarap talaga nagkakamay. Nandito tayo ngayon sa Kamiling Public Market para puntahan yung pinakapesto ni Nanay Elizabeth Chicharon Kamiling. Dito tayo ngayon guys sa plaza ng Kamiling. Pagkatapos nating pinasyalan si Nanay Laza sa kanilang pesto sa kanilang palengke, naglibot muna ako dito sa Kamiling Tarlac. And later, pagtanong natin guys kung saan ba makikita yung bahay ni Maria Clara. Dito ako ngayon sa Municipality Government of Kamiling Tarlac or ang kanilang munisipyo. Kagandahan dito sa may mismong sentro ng Kamiling Tarlac guys. So, halos magkakatapat na yung mga yat pasyalan. Sa tapat ng kanilang munisipyo, itong kanilang parke. Sa bandang kaliwa guys, nandito na rin yung pinaka public market nila. Yung lumang simbahan na nasunog, mamaya papasyalan natin. And then yung bagong simbahan na nakatayo dito sa Kamiling Tarlac. Sa lumang simbahan ng Kamiling Tarlac. So ito yung St. Michael Arcangel Parish. Taong 1840s nung sinimulang gawin itong lumang simbahan ng Kamiling Tarlac. So taong 1880s tinamaan siya ng lindol. Tapos ang kwento dito may tunnel ito papunta sa Kamiling River. Taong 1994 naman nabilang ito bilang National Historical Monument. Kaso taong 1997 nasunog ito, kaya halos pa dirt na lang ng simbahan yung natira. Ito na Tarlaceños, ang bagong tayong St. Michael the Arcangel Parish Church
dito sa Kamiling Tarlac. So alos 7 taon bago muling nakapagtayo ng simbahan dito sa Kamiling Tarlac. Taong 1997 nasunog yung old church na alos katabi lang ito ng bagong church. Taong 2004 nung itinayo muli itong St. Michael the Archangel Parish Church. Sir, good morning po. Saan po ano yung bahay ni Maria Clara dito sa Kamiling? Doon po. Sa may likod lang po nito? Sa gilid. Saan yung basar kung saan yung ano, bahay ni Maria Clara dito sa Kamiling? Ayan, no, Tarlacenos, mayroon tayong mga tinanong na yan, local dito sa Kamiling Tarlac. Alam naman nila kung saan yung bahay ni Maria Clara. Ito ang ancestral house ni Leonor Vero or kilala bilang Maria Clara sa famous novel ni Dr. Serital. Hindi tayo makapasok kasi hindi tayo nakapagpaalam bago tayo pumunta dito. So sa nabasa ko sa isang article, merong isang maliit na building dito na kung saan ginawang museum para sa mga artifacts or mga gamit ni Maria Clara or Lilo Rivera.